Masayang panahon sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Extra cash, online raffle. Usong-uso ito sa online, lalo na sa Facebook. Ha? Nakikita ko pa nga yung mga dating politiko na nagpapa-raffle. Dalawang klase ng raffle ho. Mananalo ho kayo ng sasakyan, mananalo ho kayo ng consultation, katulad tax specialist, pwede kayong manalo na tax consultation. Pero right now, ang pag-uusapan ho natin, sir, paano ba ako kumita? Malaking kitaan sa online raffle. Meron ho akong ipapakita sa inyo na naka-attract sa akin ng attention because napakalaki niyang, yun ang hanap buhay niya, bossing, ha? Hindi ko lang, sorry. Hindi ko lang alam kung yun lang ang hanap buhay niya, pero magandang hanap buhay. Kung maghahanap buhay ho kayo, pumasok ho kayo sa online raffle. Pero may mga dapat kayong tandaan para hindi ho kayo makasuhan ng Department of Trade and Industry at saka ng Bureau of Internal Revenue. Ito ho yung isa sa mga successful na tao. Kino-congratulate ko si JP Motors. Ayan po siya. Ha? So kung pupunta kayo sa JP Motor, isa ho siyang motor vehicle company, nagpaparapol siya ng motor. O imaginein mo, ang isang slot is 3,000 pesos, i-multiply ho ninyo ng 220 slots. O 3,000 pesos multiply nyo ng 220 slots. Aba, ang kikitain ho immediately nitong ating idol, 300, ulitin natin, 3,000 per slot, yun ang sabi dyan, imumultiply mo raw ng 220 slots. So, ibig sabihin, sa isang raffle, one raffle event, ang kikitain niya is 660,000 pesos. Ulitin natin, magkano kikitain uli, sir? 660,000 pesos. So, titingnan naman natin ngayon, mga ka-taxpayer kong minamahal, magkano yung puhunan? Ayan ang puhunan, sir. Malaki. Nakikita niyo ba sa bandang rito? Ang puhunan niya lang ho is 450,000 pesos. So, kumikita ho siya ng 200,000 pesos sa isang raffle. Imagine niyo, sir, kumikita siya ng 210,000 pesos pag idinidak nyo yung 450,000 pesos sa 660,000 pesos. Ayan po yan. Okay? Kumikita ho siya ng 210,000 pesos sa isang raffle event. Ha? One raffle event. Kung mapapansin nyo ho rito sa kanyang raffle event, napakaganda ng kanyang kinikita. 210,000. So, gano'n niya katagal inumpisahan yan? So, nagkaroon ho ng winner, okay? Nagkaroon na ho ng legit raffle. Ha? Ako'y naniniwala na legit raffle yan. Kailan niya sinimulan? Usually ho yan. Ito, katulad nito, April 24. Ayan, nakikita ho nyo rin dyan. April 24, ayan o. Oh. O, yan ang raffle niya, April 24. Kailan niya sinimulan yung raffle na yan? Ayan, live draw. Nagkaroon, may live draw siya o. Oh. Oh, so hindi kayo madadaya. May live draw. Kailan niya sinimulan? April 17. April 17 hanggang April 24. Aba, 7 days. Imagine niyo mga ka-taxpayer kong minamahal, sa loob ng 7 araw, ha? 7 araw, meron siyang 210,000. 7 days lang, sir. 7 days. 7 days, meron siyang 210,000 pesos or tumataginting na 30,000 pesos sa loob ng isang araw na kita. Aba, napakalaking kita niyan, sir. Napakahirap. Hindi ho ako, ha? Nagkakaroon ng 30,000 pesos a day. So, in-encourage ko kayo, mga ka-taxpayer kong minamahal, na mag-online raffle. Panoorin nyo. Sundan nyo itong statement ni JP Motors. At isa pa ho, na ipapakita ko sa inyo, yan, ito naman, ang pinararapol niya naman
is yung BMW. BMW. O magkano naman ang slot nito? 3,000 per slot, 370 slot. Ah, dami nun, ha? 370 slot. So, tumataginting na, magkano yan? Compute natin mga ka-taxpayer kung minamahal, kung gaano kalaki ang kinikita ng ating mga nagpaparapol. So, 3,000 per slot at meron tayong 370 slots. O, imumultiply mo yan at magkakakuha ka ng 1,110,000. Ayan. E magkano puhunan, sir? Magkano ang puhunan? Lagay natin itong letter I as income. Okay? E titingnan natin kung magkano puhunan niya. Okay, hanapin natin kung magkano puhunan niya. Makikita natin dito ang puhunan ng ating kasama. Okay. Wala, hindi ho sina. Ito ho yung binibenta niya. Okay? Hindi natin malaman kung ito ay second hand or ito po ay brand new. Pero ito. Series 5, 2.5 automatic. Wala akong sinabi kung ito ay brand new. Pero ang mileage niya ho ay 100,000 ha. Definitely second hand na ho ito. Okay? So, ang aking estimate dito, kikita itong auto dealership na to ng mga 300,000. Hindi na masama, sir. Hindi na masama sa isang draw, tumikita ka ng 300,000. So, sabihin na lang natin, every week, meron kang ganyan at kumikita ka ng 300,000, congratulations, mayaman ka na. Pero gawin po nating tama. Ano mga dapat mong gawin para maging legal ang iyong online raffle? Very simple, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito ho ay website ng ating DTI, Department of Trade and Industry. Ayun, Rizal Branch. Ito ho yung legit online raffle. Ayan, ito po yung mga kailangan nyong gawin, nakasulat na ho dyan, at puntahan nyo na lang ho. At isa pa na kinatatakot ko na ginagawa ng mga online raffle, etc. Ano bang tawag sa kanila? Negosyante. Ay hindi ho sila nakarehistro sa BIR. Yan ho yung pinaka masamang mangyayari sa isang taxpayer, kasi taxpayer sila, ang hindi pagre-rehistro ng inyong raffle event sa BIR. Why? Galit na galit ang BIR dyan. Kasi under Republic Act 8424, papakita ko sa inyo, meron hong tax na 20% yan. Ito po, nakasulat, 20%. So, galing ho ako sa law field, ayan, kunin nyo lang ho yan. Makikita nyo ho dyan, under Section 24, Tax on Individual, meron ho yung tax na 20%. At ang tax na 20% po nito ay ifina-file nung nagpaparapol. Ito po yung gagamitin ho ninyong BIR form. At makikita ho ninyo sa likod ng BIR form ang prices, yung pinamimigay during the rapol, ito po yun, is 20%. Ayan, nakita nyo ho yan, palawakihin natin. Ayan, prices exceeding 10,000 and other winning pay to individuals, 20%. So, kailangan hong magbayad kayo o mag-withhold ng buwis. So, definitely, dito ho sa ating pinag-aaralan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, itong si event organizer o raffle organizer, sabihin natin, dapat ay mag-remit siya ng 20% ng ano? Yung raffle price. Diba? Ayan na, magkano ba raffle price mo? Ayun, no? 250. So, itatimes mo yan ng 20%. Yan ang raffle price mo. So, i-remit mo sa BIR is 90,000. Hindi ka nag-remit. Pag hindi ka nag-remit sa BIR ng 90,000, napakaliit na halaga ng 90,000 para makulong ka, mga nagra-raffle. So, kung meron kayong problema sa ganyan at existing na yung pagra-raffle nyo, please, you can consult my group. Andiyan naman yung aking mga cellphone number,
tawagan niyo ang aking mga staff, mag-text kayo, at baka matulungan namin kayo. Kasi nanghahabol na na ang BIR nung mga online rapplers. So, makaka-taxpayer ko mahal, ingat-ingat. See you later.